Hello Aquarius, Sun, Moon, and Rising. So ito ang iyong reading for July 16 hanggang July 31, 2024. So this is your horoscope. During this period, actually Aquarius, medyo kakailanganin ng iyong husband, if you do have a husband or wife, ng atensyon, no, ang iyong partner. Or if you do have a live-in partner, no, kahit hindi pa kasal, medyo kakailanganin niya ng attention with regard sa kanyang health, no? Dahil maaring mangangailangan siya ngayon ng care or medical consultations. And also, yung inyong relationship, pareho ay pwedeng humarap sa mga challenges ngayon during these transitions. Or ngayong transit na ito, maaaring magkaroon ng communication issues or pag-aaway because sa mga araw-araw na responsibilities and or may mga bagay na kailangan o na mag-resurface ngayon, may be mga issues in the past. And with regards to health, no? Especially with regard sa yung or sa iyong spouse, sa, maybe magka-issue sa kanyang kidney or yeah, pwede magkaroon ng UTI, but anyway, it could be anything. So be sure na makapagpa check up. And also it's time for you na or both of you na you know, stay hydrated. And regarding sa issues na ito, harapin. Okay, huwag iwasan, huwag matakot. Pero, ang kagandahan sa transit na ito with regards to your career, ayan, nagbibigay ito ng high chance of promotion. Spiritual growth ay maaaring maranasan din ngayon. Take time to meditate and explore, you know, itong inner world or spiritual world or with regards to your dreams, dahil may maaaring may mga messages dyan. And and this is also the time na kailangan ay i-clear or alisan muna yung mga nagpapahirap or nagpapabigat sa'yo. So usaping financial, medyo iwasan mo yung mag-take ng risk sa mga bagay na hindi mo sigurado. Okay? This time is also okay lang, or actually, ina-advisean ka rin na maging vulnerable ka with regards to your emotions at sa emotions ng iba. Be more open. Okay? Kailangan pag-usapan yung mga issues and pag-usapan ito ng maayos. Maaring ito ay magbigay ng benefit sa'yo, like of course ma-address yung mga issues, mabibigyan ka ng you know, time para maging mas close ka sa mga taong importante sa'yo, mahal mo, not necessarily sa love lang, but you know, maybe with families, children, and be mindful sa iyong mga habits, no? Or sa mga gusto mo or sa mga desires mo. So nagkakaroon din tayo ng conjunction ng Uranus and Mars. And also with the fixed star Algol, nangyayari yan ngayon ha, no, July 15, 16, pero ang effect niyan could be days or even weeks before and after. So, ang effect nito pwedeng umabot pa hanggang end of July. Ngayon, because yung iyong Mars, or because the Mars is nakakonjunct naman sa iyong modern ruler na si Uranus, ito ay nagbibigay ng shake-up, unexpected shake-up or upheaval sa iyong fourth house
which is the house for home, family, and emotional foundation. Okay? Merong mga unexpected event dyan, pwedeng hindi mo inaasahan, na pwedeng, or may mga bigla ang pagbabago, or may mga bagay kang hindi nakikita pa sa ngayon na maybe magbigay ng mas better opportunity para sa'yo. Okay? At ito, because the fixed star, al goal, ito ay nagbibigay ng challenges. Pero ito ay challenges na para harapin mo yung mga bagay na kinakatakutan mo. And it also offers opportunity na after nitong transformation na ito, no? Pagkatapos mong harapin yung challenge na ito, there's a profound transformation na maaaring maranasan mo, and ito pwedeng magbigay ng growth para sa'yo. And also, the fourth house is talking about home and family and mother. So, pwedeng, and not only sa home mo yung changes na yan, but maybe with the relationship of you and your mother. Okay? So, anyway, thank you for watching. I end ko na yung video dito. Maraming salamat po.